Yo, what's up mga kalegi? Magandang hapon sa inyo. Araw ng Linggo ngayon dito sa barko namin. Kaya naman sa video ito, maglalaban na muna tayo ng mga damitan ko. So time check muna tayo, mag-aalas 6 ng hapon ngayong araw ng Linggo. Dito tayo sa kabina ko, ito yung aking maraming labahin. Actually, 2 linggo na akong hindi naglalaba. Kasi naman nakaangkurahe kami at meron kaming patakarang water discipline dito ngayon sa barko dahil yung freshwater generator namin ay hindi nagkagumagana or hindi umaandar, hindi nagpo-produce ng freshwater. Kaya naman hindi kami pwedeng magsayang ng mga tubig. So usually every week lang ako naglalaba, every 7 days. Pero ngayon medyo in-extend ko para naman hindi sayang yung laban ng washing machine since nga nagtitipid kami sa tubig. So nandito na tayo sa officer's laundry. Dito sa barko namin magkahiwalay yung laundry ng crew saka ng officers. So ibig sabihin si kapitan, chief mate, second mate, third mate, pati na rin si chief engineer, second engineer, third engineer at fourth engineer, pati si elec, sila lang, kami lang ang pwede maglaba dito sa officer's laundry. Yung mga crew ratings, sila AB, OS, fitter, oiler, wiper, chief cook, pati si messman, meron silang sariling laundry, yun yung crew laundry. Tapos yung pangtrabaho namin, yung mga boiler suits or mga coverall, ibang labahan din yon. So meron kaming 3 separate na laundry, yun yung officer's laundry, crew laundry at yung working clothes laundry. So sa working clothes, yung boiler suit, coverall, magkakahalo na ron yung officers saka ratings. Parehas na rin kami, doon na kami naglalaba. So napansin nyo naman, meron kaming 2 set of washing machine dito sa officer's laundry. So yung 2 washing machine yan, para lang yan sa mga malilinis na damit. So ito mga damitan ko, 2 uri ito, yung mga puti at decolor. Siyempre yung mga puting t-shirt, yung mga panlogo sa pangtrabaho, tapos yung mga medyas, mga brief. Actually wala akong brief, ang gamit ko ito, boxer shorts. So puro boxer shorts yung gamit ko, mas komportable ako sa boxer shorts. So sabay ako, pag naglalaba ako, sabay kong nilalaban yung puti at yung decolor. Magkahiwalay na washing machine. So sa isang labahan, 2 washing machine agad yung okupado ko. Kaya ako naglalaba ng Linggo ng hapon. Kasi pagdating ng Linggo ng hapon, mga 6, tapos na silang lahat maglaba. Pag kasi Biyernes pa lang, Webes, Biyernes, Sabado, tapos hanggang Linggo ng tanghali, pila-pila yung mga crew. Isipin mo, 2 lang yung washing machine tas ang dami naming maglalaba. Usually, sabay-sabay kami naglalaba sa weekends. Kaya naman ako, dinidiskartehan ko na wala nang naglalaba kapag Linggo na ng hapon, tapos na sila lahat maglaba eh. So, ako na lang yung gagamit nitong 2 washing machine. So, ngayon, pinaghihiwa-hiwalay ko na yung aking mga t-shirt at yung aking mga decolor na medyas, pati mga boxer shorts. Pati mga t-shirt na decolor or itim. So usually yung mga t-shirt ko, kung hindi puti, itim lang. So yan lang ang pantrabaho na ginagamit ko ng mga t-shirt. Usually sa isang kontrata, meron akong 20 ng t-shirt na pangloob na ipapatong ko sa pangtrabaho kong coverall or boiler suits. Tapos meron akong 20 perasong boxer short at 20 pares ng mga medyas. So sa 20 ng mga t-shirt, 10 doon yung magiging talagang gamit na gamit at hindi ko na mapapakinabangan sa susunod na kontrata. Kumbaga magiging gulagulanit talaga yon, mabubutas yon eventually sa kakalaba at kaka-dryer. Tapos yung mga medyas siguro mababawasan ng mga 5-6 na pares yon. So hindi nagtatagal talaga ang mga gamit dito pag lagi mong nilalaban sa washing machine at lagi mong dina-dryer. Kapag yung mumurahin na sobra yung binili mong t-shirt na pang trabaho, pag ginamit mo tong washing machine na to, 1 buwan, 2 buwan, is umuurong na, at the same time mapupunit yung mga t-shirt mo. Kaya naman ako, kahit paano, yung bumibili ako nung, kung may Hanes, yung tatake yun yung binibili ko. Kahit medyo mahal, pero at least tumatagal ng isang kontrata. Hindi katulad nung ibang t-shirt, ay nadodoble yung bili. So sayang, kasi itong mga washing machine na to ay talagang sisirain yung damit mo nito. Kaya hindi importanteng may magaganda kang pang trabaho, since pang trabaho nga lang.
Libre yung washing detergent namin. Meron kami 1 kilo hanggang 2 kilo per month. Depende sa kapitan kung bilan yung i-issue sa amin. Pero usually, 1 kilo or 2 kilo nakakaipon kami ng mga washing detergent. Kasi pangit din kapag masyadong madami yung nilagay mong sabon. Hindi masyadong nababanlawan itong mga washing machine na to. At the same time, yung amoy, nangangamoy sabon pagka masyado ka marami. 1 scoop hanggang 2 scoop lang ang nilalagay ko. So pang 2 linggo na walang labahan, kaya kong umabot. Kasi mas maganda, mas marami kang damit na pang trabaho kaysa maubusan ka, kaysa laba ka ng laba. Since katulad nga ngayon, may water discipline na pinagbabawalan kaming maglaba ng konti lang yung lalaban mo kasi yun nga, masasayang yung laba. Sayang yung laba. Pero pangit din naman na sobrang dami o ma-overload mo yung mismong washing machine kasi sisirain nun. Madalas ang sinisira nito yung mga bearings o kaya yung washing machine na belts. Since 2 nga lang yung washing machine namin, kapag nasira yung isa dyan, ay mahirap ang kalagayan namin doon. So, sinasaway din kapag ka, masyadong marami or punong-puno yung nilagay mo sa washing machine. So, ito nga amin yata, 4 kilos lang to or 5 kilos, 5 kilograms na damit. So, yung mga t-shirt ko naman, mga puting t-shirt ko, mga pangtrabaho, is magagaan lang naman. Wala naman ako mga maong na pantalon. Hindi ko yun sinasabay dito. So, usually sa barko, hindi ka naman talaga nasusot ng maong kasi pagtrabaho lang, short lang, tapos t-shirt eh. Pagtapos ng trabaho, short ka lang ulit, tapos t-shirt. So, ang importante dito, since electrician ako, ini-inform ko rin lahat ng mga crew kasi nagre-repair ako nitong washing machine. Ha. Usually, ang sira nito ay drain pump. Yung drain pump, nagbabara dahil yung mga crew na naglalaba ay hindi sila nag-check ng mga bulsa. Usually, yung mga nilalaban, malibawa, naglalaba ka ng short, pag yung bulsa mo is may mga papel, yung papel na yun madudurog at mapupunta yun doon sa pinaka-drain pump ng washing machine at masisira yun dahil magbabara nga. At the same time, yung mga toothpick, yung mga, minsan may ball pen, minsan may screwdriver na nahulo o kaya mga maliliit na screw saka bolts and nuts na iiwan sa bulsa tapos nilalaban. So yun ang ikinasisira nitong washing machine. Kaya from time to time pinapaalalahanan yung mga crew na wag maglaba hanggat hindi chine-check yung laman ng bulsa. Lalo na dun sa mga working clothes or coveralls kasi minsan may flashlight pa nga silang naiiwan dito sa washing machine. So sisirain ito yung washing machine. Since hindi lang naman isang crew yung gumagamit, lahat kami ay apektado kapag nasira yung washing machine. Actually, sa lahat ng mga lumang barko na sasakyan ko, laging may sirang washing machine. So, marami na akong na-repair at hindi na-repair na washing machine. So, yung iba kasing washing machine, hindi the heavy duty, disposable. So, yung opisina, pag nag-request kami ng bagong washing machine, nagre-reklamo na sila na magtiis kayo, ganun. Bahala kayo sa buhay nyo, papatagalin nila yung pag-supply para magtanda yung mga crew na mag-iingat na gamitin sa paggamit ng washing machine. So, minsan kasi natitaken for granted since hindi nga sa atin yung equipment, hindi sa atin yung machine. Sa kumpanya naman, marami naman pera yung kumpanya. Tapos kahit masira, nandiyan naman si Elec, siya naman yung mag-ayos niyan. Minsan natitaken for granted at napapabayaan. So, nami-misused. So, ang pangit naman na hindi mo magagamit ng maayos o masira mo yung washing machine, eh pwede mo namang ingatan. So, mag-aalas 7 na, babalikan na natin yung ating nilaban. Actually, walang isang oras yun, mga 50 minutes to 55 minutes, tapos na yung nilaban natin. So, pagkatapos laban, hindi mo na kailangan isampay dahil meron tayo ditong dryer, laundry dryer o tumble dryer. So, sa itaas mismo ng washing machine, meron dong 2 laundry dryer. Itong dryer na to, ito rin ang malakas makapagpaikli ng damit. Umuurong yung damit pag nilagay mo dito sa laundry dryer. So, ito nga, tapos na yung ating 2 nilaban, yung puti, saka decolor. Tapos ko nang, pwede ko nang ilagay sa laundry dryer. So, pag nilagay ko sa dryer yan, sabay ko na silang ilalagay. So, ngayon, may naglaba ng bedsheet. Actually, ako rin itong naglaba ng bedsheet. Tapos, pag naglaba ka, syempre may mga naiipon dun sa loob na sa ng filter, yung mga himulmol.
kailangan yan linisin. Kasi pag hindi mo itong lilinis, ito yung nagkukos ng fire or sunog dito sa laundry. So, pagkatapos gumamit ng washing machine, i-dryer mo yung damit mo, tanggalin mo itong himulmul sa may filter. Kasi pag ito ay hindi mo tinanggal at nagdaba ka, maaaring masunog yung laundry dryer, mag-uminit kasi wala nang airflow. So, pag nag-overheat, pwedeng masunog yung damit mo. Kawawa ka naman kung lahat ng damit mo doon ay nandyan sa loob ng dryer at nasunog. Wala ka ng damit. At the same time, yung barko nyo, magkakaproblema pag nagkasunog sa barko. Malaking problema yan. So, yung sa dryer, since dryer lang naman yan, pwede ko nang paghaluin dyan yung damit ko na puti sa kadikolor para isang salang na lang. Wala nang problema. So, ito, mga isang oras kalahati hanggang dalawang oras yung pagda-dryer ng damit. At dito masusubukan kung yung cotton na damit mo is cotton talaga. Dahil kapag hindi cotton, uurong at uurong talaga yan. Mga tatlong dryer lang, uurong yung damit mo dito. Kaya naman, actually yung brief, madalas makasira ito ng brief eh. Kaya nag-stick ako sa ganitong cotton na brief, na boxer shorts ang Dickies eh. Kasi yung iba kong mga brief noon, nung nagsisimula ako magbarko, ang bilis masira, 2 buwan maximum na yung tinatagal ng isang brief. Iba-ibang brand sinubukan ko, pero dito lang ako sa Dickies na hiyang. Pati yung medyas, ang bilis nitong butasin itong dryer na to. Okay. Kaya yun yung problema rito sa dryer pag madalas ka mag-dryer. Yung ibang crew hindi gumagamit ng dryer, gumagawa sila ng sampayan sa kabina. Pero ako, ito lang ginagamit ko. Salang lang ng salang. So, pagtapos nyan, mainit na. At tuyo na yung damit mo. Yun nga lang, sacrifice pag manipis yung cotton or manipis yung tela, uurong at uurong talaga. So ayun na nga, makalipas ang 2 oras mahigit, magna 9:30 na ng gabi, alas 9, medyo na ng gabi dito sa barko, at kukunin ko na yung pinatuyo ko sa dryer na damit. So dito sa barko, madali lang maglaba, hindi mo na kailangan magkusot, hindi mo na rin kailangan magsampay kung gusto mo. Paglagay mo ng damit mo, sinalang mo sa washing machine, automatic, lalaban niya yun, babanlawan niya, pipigain niya na rin. At pagtapos ng laban, nakapiga na, ilagay mo na sa dryer. Pagkatapos ng 2 oras mahigit, pwede mo nang isuot yung damit mo agad-agad. So, tuyong-tuyo na to, mainit-init pa, pwede mo nang gamitin yung mga damitan mo. So, ito mga nilaban ko, ilalagay ko na yan agad dito sa aking cabinet. Hindi ko na yan tutupiin, hindi ko na titiklupin since hindi ka naman kailangan planchado yung damit mo dito since pantrabaho lang naman yan. Diretso na yan sa cabinet. Wala nang tupi-tupi. Saka tamad ako magtupi eh. Kasi pag suot mo yan, papawisan ka, palit ka agad ng damit. So, sayang lang pag tinupi mo. Saka na natin tupiin kapag ibinabalik na natin sa maleta or pagpauwi na tayo, saka lang natin tutupiin. Ngayon, since gagamitin mo naman, mabilis mo lang gagamitin, araw-araw ka nagtatrabaho, walang problema yan kahit hindi planchado yung damita natin dito sa barko. Pero lang, syempre, yung mga pangalis natin, yun, nakahangir yun, nakatupi ng maayos. So, ganun basically ang paglalaban namin sa barko. May automatic washing machine, may laundry dryer, tapos hindi na namin tinutupi, ilalagay na lang sa cabinet. Ewan ko yung ibang crew, basta ako hindi ko na tinutupi, ayoko na itupi, nakakatamad magtupi. During navigation, pag umaandar kami, gumagana yung fresh water generator, sagana kami sa tubig, tapos may kuryente, libre yung kuryente namin dito. So, sagana rin kami sa kuryente. Kaya walang problema ang gumamit ng washing machine at ng laundry dryer. Kasi itong laundry dryer, malakas to sa kuryente. 3,000 watts itong sa amin. Kaya naman, pag meron ka nito sa Pilipinas, mamumulubi ka. Sibihin mo 2 oras, 3 oras mag-dryer, 3,000 watts. Parang 3 plancha yung ginagamit mo sa 1 oras. So, ganun kalakas itong laundry dryer namin. So, paano mga kaleki, hanggang dito na lang ang ating video sa ngayon. Naway na familiarize kita or nagkaroon ka ng idea, nalaman mo kung paano kami maglaba dito sa barko. So, kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, or mag-subscribe ka na rin sa channel ko kung bago ka pa lang dito. At maraming salamat muli sa panonood. Hanggang sa muling video. Paalam!